Magandang araw mga bata, narito tayo ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao na ikatlong baitang. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa tagubilin ating sundin, ikatlong markahan, Module 2. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagpapakita ng mga kaugaliang Pilipino tulad ng pagsunod sa tamang tagubilin ng nakakatanda. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Basahin ang pangungusap at isulat ang check kung tama ang pahayag at X naman kung mali. Bilang isa, ang pagmamano sa mga nakakatanda ay tanda ng paggalang. Ikalawa, huwag pansinin ang mga taong kilala mo. Ikatlo, nakita mo ang iyong guro kaya binati mo ito. Ikaapat, pagsasabi ng po at opo sa mga nakakatanda. Ikalima, maging masungit sa taong hindi mo kilala. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, check. Bilang dalawa, ekis. Bilang tatlo, check. Bilang apat, check. Bilang lima, ekis. Mahusay! Basahin at unawain ang bawat kwento. Ikaw ba ay sumusunod sa mga tagubilin ng iyong mga magulang o sino mang nakatatanda sa inyong tahanan? Basahin mo ang kwento ng magkaibigang si Roy at June. Buti na lang! Ni Shirley L. Eason. Oras na ng uwian, iniligpit na ni Roy ang kanyang mga gamit para sa pag-uwi. Paglabas niya ng silid-aralan ay naghihintay na sa kanya ang kanyang kaibigan na si June. Roy, Roy, tawag ni June. Lumingali nga si Roy at inanap ang pinanggalingan ng boses. Nakita niya ang kaibigan si June na nakatayo sa tabi ng bakod. Patakbong nagtungo si Roy kay June. Bakit June? Parang excited na excited ka? Tanong ni Roy. Halika, sumama ka sa amin ni Naden. Pupunta kami sa bagong bukas na computer shop. Doon sa kabilang kanto, yaya ni June. Naku, hindi ako pwedeng sumama, June. Pasensya na ha, ang bilins kasi ni nanay, umuwi ako agad pagkatapos ng klase, sagot ni Roy. Sandali lang naman tayo, ano ka ba? Sigurado ako magugustuhan mo din doon kasi maraming bagong malalaro sa computer nila. Masayang wika ni June. Sumama ka na, ilang minuto lang naman tayo doon eh. Pangulit ni June. Pasensya na talaga, June. Sa susunod na lang ako sasama. Magpapaalam muna ako kay nanay, sagot ni Roy. Sige, ikaw ang bahala. Basta ako, sasama kina din. Kapag tinanong ka ni nanay, sabihin mo hindi mo ko nakita ha, wika ni June. Ha? Akala ko ba sandali ka lang? Hahanapin ka sigurado ng nanay mo, nag-aalalang wika ni Roy. Ngayon lang naman ito, Roy. Ako na ang bahalang magsabi ng dahilan kay nanay ko. Basta huwag mong sasabing pupunta ako ng computer shop. Wika ni June. Umuwi ka na lang kagad, June. Sagot ni Roy. Pero nagtatakbong nang umalis si June. Saan na kaya pumunta si June? Si June ay pumunta sa computer shop. Ano ang ginawa ni June dito? Siya ay naglaro ng mga computer games. Sa palagay ninyo, tama kaya ang ginawa ni June? Tingnan natin.
Pagka-uwi sa bahay ay nagmano si Roy sa kanyang nanay at pumasok sa kanyang silid upang magpalit ng damit pambahay. Nagdilig muna ng alaman si Roy at pinakain niya ang kanilang mga alagang manok at bibe. Anak, magmeryenda ka muna. Pagkatapos, gawin mo ang iyong mga takdang aralin. Wika ni nanay. Opo nanay, salamat po, sagot ni Roy. Dumating ang tatay ni Roy at siya ay nagmano. Naku Roy, kanina sa kanto nakita ko isinugod sa ospital si Aling Lota. Wika ng tatay ni Roy. Bakit daw po tatay? Ano po kaya ang nangyari? Tanong ni Roy sa ama. Dahil kay Jun, ang tigas pala ng ulo ng batang iyon. Kinuwento ng ama kung bakit tumaas ang presyon ng nanay ni Jun. Basahin at sagutin ang mga tanong. Bilang isa, sino ang magkaibigan sa kwento? Ang magkaibigan sa kwento ay sina Roy at Jun. Saan inaaya ni Jun si Roy? Inaaya ni Jun si Roy sa computer shop. Pumayag ba si Roy? Hindi pumayag si Roy. Bakit? Dahil sa bilin ng kanyang nanay na umuwi agad pagkagaling sa paaralan. Ano-ano ang mga ginawa ni Roy pagka-uwi sa bahay? Pagkapasok ng bahay, nagmano agad sa kanyang ina. Pumasok sa kanyang silid upang magpalit ng damit pambahay. Nagdilig ng halaman at nagpakain ng kanilang alagang manok at bibe. Ano ang balitang hatid ng tatay ni Roy? Isinugod ang nanay ni Jun na si Aling Lota sa ospital dahil tumaas ang kanyang presyon sa tigas ng ulo ng kanyang anak. Kung ikaw ang papipiliin, sino ang tutularan mo, si Roy o si Jun? Bakit? Ang tutularan ko ay si Roy. Dahil siya ay marunong sumunod sa bilin ng kanyang ina. Lagi mong tatandaan ang pagsunod sa tagubilin o mga paalala ng iyong mga magulang ay magdudulot sa iyo ng kabutihan. Napakaraming tagubilin ang ating mga magulang na nagsisilbing gabay natin upang tayo ay lumaking responsable, may paggalang at may pagmamahal sa ating kapwa. Upang mapalawig pa ang inyong kaalaman, sagutan ninyo ang mga gawain sa inyong kwaderno. Iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa tagubilin at malungkot na mukha kung hindi. Isulat sa sagutang papel ang inyong mga sagot. Bilang isa, bilang dalawa, bilang tatlo, bilang apat, bilang lima, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, masayang mukha. Bilang dalawa, malungkot na mukha. Bilang tatlo, masayang mukha. Bilang apat, masayang mukha. Bilang lima, malungkot na mukha. Mahusay! Isa-isip, punan ng mga salita ang mga patlang upang mabuo ang kaisipan, isulat ang iyong mga sagot sa papel. Narito ang iyong mga pagpipilian, tagubilin, pamilya, paggalang, nakatatanda, makabubuti.
natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang pagsunod sa tagubilin ay isang ugali na dapat taglayin sapagkat ito ay pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa mga nakatatanda sa atin. Ang isang pamilya ay laging masaya kapag sinusunod ng bawat isa ang mga tagubilin na makabubuti sa kanila. Mahusay! Isagawa sa iyong sagutang papel, kopyahin ang diagram at isulat mo ang mga tagubilin ng mga nakakatanda na dapat mong sundin. Mayroon kang isang minuto para ito ay gawin. Pagtataya. Sa iyong sagutang papel, isulat ang T kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagsunod sa tagubilin at M kung hindi. Bilang isa, nagpupunta muna si Ron sa bahay ng kaibigan niya bago umuwi sa kanila. Bilang dalawa, kapag may bisita si nanay at tatay, hindi ako nakikisali sa kanilang usapan o kwentuhan. Ikatlo, laging nagpapasalamat si Lulu sa mga bagay na binibigay sa kanya. Ikaapat, putlang-putla na si Mike sa kakapuyat niya sa paglalaro ng iba't ibang games sa cellphone. Ikalima, hindi umaalis ng tahanan si B-Boy nang hindi nagpapaalam sa mga nakatatanda sa kanilang pamilya. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, mali. Bilang dalawa, tama. Bilang tatlo, tama. Bilang apat, mali. Bilang lima, tama. Mahusay! Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!